So, nandito po tayo ngayon sa palengke ng Hadar. So, itong takana na ito, or station, ay Talpiot Market. Yan. So, katapat lang siya ng bangko, Bank Lumi. And dito po ang kanilang daan. Isa ito sa maraming daan. Mahilig sila sa mga nuts, napakalaking pakwan, mga prutas, and mga gulay. Pero kung pupunta kayo dito, huwag kayong bibili dito sa bungad. Kasi medyo mahal dito. Nadalhin ko kayo sa pinakaloob. Then if ever na gusto niyo bumili ng itlog dito, maganda rin bumili ng itlog dito. Pero kung nagmamadali kayo, pwede na kayo mamili dito sa bungad. Yan. Dito, masarap din mamili dito mga Ka BeLabs. Oh, may donut sila. Oh. May mga tinapay, mga cakes. Masarap yan mga Ka BeLabs. Dito, isa din ito sa binibilhan ko. Na mga gulay. And now, dito ko kayo dadalhin sa paborito kong bilihan ng isda. Dito ko favorite kasi mura kasi dito mga Ka BeLabs. Wow, ang lalaki ng isda nila. Oh. Shalom! Kamaze, akad kilo, 40, and dahipon, 160 per kilo, and tilapia, 28 per kilo. Napakalaki nito, oh. Kamaze ole, otpang, 40, okay, titnili akad kilo, aval, epsyal, linakot. Okay, from here mga Ka BeLabs, sa bilihan ng isda. So, nandito tayo. Laging maraming tao dito mga Ka BeLabs. Maze, ze dragon fruit. Wow! Hindi ko alam paano kumain ito eh. Ze, mango, 14 per kilo. Cherries, paubos na ang cherries pero meron pa rin sila dito. 24.90 ang kanilang per kilo. Tininim. And syempre, lychee. Ang kanilang lychee ay 24 per kilo. Apricot in English. Tapos doon may mga grapes pa sila doon. Yan. Pineapple nila. So nag-accept na pala sila ng visa mga Ka BeLabs. Sabi ko sa inyo, pinupuntahan talaga to. Maraming tao. Tapos nalinisin ang aking isda. Thank you. So nilinisan nila po dito mga Ka BeLabs. So from here mga Ka BeLabs. Dito, pag Friday, pumunta kayo dito kasi namimigay sila dito ng hindi nila nauubos na mga paninda. So, noong mga panahon na wala akong trabaho, yung ka-flatmate ko, dinala niya ako dito. Kasi dito, nakahilera na dito yung mga paninda nila na hindi nauubos kasi tuwing Shabbat ay sarado. So, sarado yung mga yan, mabubulok lamang kung hindi nila ipapamigay. And isa to sa pinaka ano, mura. Pag bumili kayo dito, yung pera nyo marami na mabibili pag dito kayo bumili sa eryang to. So may mga ano din sila dito oh, kung kailangan nyo. Ito yung ginagamit ko sa leche plan oh, meron na sila ngayon. Kama si Olekan? Piso. Ay, piso. 1 shekel. So, punta lang kayo dito mga Ka BeLabs, oh. Dito lang pala mabibili yung ano na yon, lagayan ng leche plan. Wala kasi niyan dati eh. So, babalik ulit tayo dito kasi dadalhin ko kayo sa iba. Basta tandaan niyo po ito mga Ka BeLabs. Masarap mamili dito sa areang to. Eh nakikita niyo naman, oh, fresh na fresh ang kanilang mga paninda. Marami silang ano, customer talaga. Di lang dito ang palengke mga Ka BeLabs. Meron pa dito. Baka yung mga bago dito po, this vlog is for you. Kasi meron pa dun sa loob. Hindi lang dito sa bungad na ito. So dyan tayo bumili ng kanina, ng isda. At dun tayo galing kanina. Pagbaba ng bus, dyan tayo galing. From here mga Ka BeLabs, may makikita kayo ditong Rossmann Market. So kalat-kalat naman yung Rossmann. Automatic, pag nakita nyo po yan, meron po yung bilihan ng baboy. Okay, so meron sila dito. Bruce. Lahat yung kazir or baboy. So, ito po ay Russian store. Meron din po silang mga hotdog, yan.
mga ham. Iba't ibang klaseng mga side dish. Cheese. So, from here, yan. Dito naman tayo. Sa sinasabi ko sa inyong sekreto. So, ang Israel mga kabilabs ay mahilig sila sa ganito. Mga nuts, walnuts, and almond. So, dito po yung ibang bilihan po mga kabilabs. Kung mura doon, sa itinuro ko sa inyo, mas mura dito. Halos pamigay na nila dito eh. Charot. So, marami kayo makikita mga frozen dito. Kosher nga lang siya. Siyempre, pag sinabing kosher, bawal ang baboy. So, ito yung makikita natin dito mga kabilabs. Oh. Yan. Ito yung palengke talaga. Itsura ng palengke dito. Komportable naman. Kasi hindi naman siya basa. And ito ay exit na. And as you can see, sa exit nila, meron siyang ATM. Dito, isa din itong bilihan ng mga nuts. Nakatiwangwang lang yung mga nuts dito. Normal na po yan dito. Bilihan ng dates. Yan, masarap tong ganito. And yung mga nuts nila. Mura tong mga to. Masanay na kayo mga kabilabs kasi ganito talaga dito. Exposed talaga lahat. So yung mga yan nilalangan ngayon, nababahingan na. Pero marami pa rin bumibili. Yan yung culture nila kasi. So ito yung mga tumbli ni different spices nila. Yan. Yan yung mga candies, nakatiwangwang din. Mga candies ng mga bata. Ito yung other side naman. Dito na mga isda mga kabilabs, as you can see. Marami din dito, para may bangus pa nga dyan, oh. Ayan, may salmon din. Tapos ulo ata to ng salmon, nakon. Mga fish fillet. Hi. Hi. How are you? I'm good. Fine? Yeah, fine. The salmon, nakon. Yes, head. Okay, so after natin makabili ng ulo ng salmon, kasi parang gusto kong magsigaw. Pero yung isa lang nabili ko. So as you can see, sarado itong mga to kasi ang oras po ngayon ay mag-alas 4 na ng hapon. So umikot lang tayo. Pero at least nakita nyo na yung entrance. Puntahan nyo na lang ito. And mas maganda, maaga kayong pumunta rito. So lalabas na tayo, mga kabilabs. Okay, so dyan tayo galing kanina. Pero titingnan ko lang muna itong mga to. Mga frozen nila. Pinauso dito mga kabilabs, mga frozen. So okay, babalik na ulit tayo sa taas mga kabilabs. Ayokong mamili dito kasi tingnan yung itsura ko. So mahihirapan ako kung dito ako mamimili. Kaya dito na lang ako sa taas. Sarado. Sarado pala yung taas. Okay, so nandito ulit tayo sa taas mga kabilabs. Ganon din naman yung makikita natin. Parang gusto kong balikan tong pakwan. Kasi namumula siya oh. Nakita ko kanina, namumula-mula. Okay. Ekong rim, ze? Nactarina. Ze, grapes. Ze, mishmish. Ananas, nakon? No, ze agas. Agas. Ze, shizi. Shizi. Tapuwag. Ze, mango. Mango. Yes, liga, mango, iterto. Zematok? Yes. Titnili matok, biba ka siya? Ramakatipok. Be, tapuwak ets yarok, tapuwak ets adom, and ang kanilang banana. So, okay. Pauwi na tayo mga kabilabs. Yan tayo galing kanina, diba? Pero ngayon, itadaan ko kayo sa pangalawang kilalang daanan dito. Kasi pwede rin dito kayo manggaling. Dito ko kayo dadaan sa gilid. So, maganda. Pagpupunta kayo sa isang lugar, mag-explore muna kayo bago kayo bumili. Then, isa din po ito sa bilihan ng mga isda, mga kabilabs. And fresh din dito. Kaso medyo dito eh, medyo mahal. Kaya mas doon ako sa isa.
Pero kung wala na kayong time at paisa-isa lang naman yung binibili nyo, dito na kayo mamili. Pero kung maramihan, syempre pa birthdayhan, mas maganda doon kayo sa loob para mas makamura kayo. So meron din uling ano dito mga kabilabs, bilihan ng mga isda. Pero makikita natin dito mga frozen. Then mga lutong pagkain. Yun ang makikita natin dito. So wala na kayong oras, pwede kayong mamili dito. Kung matitake nung kainin yung mga yan. Tapos iinit na lang. So, dito sa kanan, dito yung papunta sa Hadar, mga kabilabs. And, itong street na to ay Hehaluts. So, kung napanood nyo po yung una natin ginawang vlog, yung ano ang makikita sa Hadar, alam nyo kung ano na tong Hehaluts na to. Diretsuhin mo lang yan, dyan na yung church natin. So, nakatawid na tayo mga kabilabs. Dyan tayo galing. Dyan yung palengke. And, yung kaunahan, kung saan tayo bumaba kanina, doon yon. Doon lang yan. Ayan o, yung may gallery. So, dito ko lang kayo itinaan kanina para malaman nyo na may iba pang daan bukod doon sa babaan ng bus. And ito, dito, dyan lang yung Hadar. And paglikon natin dito, or sa bandang kanan, may makikita tayong mga bilihan dito ng mga dress. Halimbawa, kailangan nyo ng pambahay, ni Lola, ni Lolo. So, pwede na kayo mamili dito kasi palengke to. So, hindi naman siguro kamahalan dito. And mga anik-anik, kung ano yung mga kailangan nyo po. Mga kumot, mga towels. Yan, dito nyo makikita sa palengke. Although, expect na lahat dito ay mahal. Kahit nasabi mong palengke, mahal pa rin ang mga presyo ng mga yan dito. So, may mga bagong dating oh. And dito, sa paligid, may mga bilihan ng mga sapatos or sandals. And, tada! Diyan tayo nag-intro kanina. Diyan tayo pumasok kapuntang palengke. Okay, bumalik ulit tayo dito mga kabilabs kasi uwi na tayo. Dito sa kabilang daan, ito yung hard sell. Sa kantuhan, may makikita kayong bilihan ng pizza. Hindi ako nagkakamali. Sa mga gusto mo bilang flowers, may mga flowers dyan sa loob. Flower shop to. So yung pizza na yan ay duda. Alam niyo kung ano yung duda? Auntie. Okay, so nandito na po tayo sa Hartzell Street. Diyan sa kanan, diretsuhin mo yan, nandyan lang yung McDo. And dito, mayroon dito masarap na pizzahan. So ito yung pangalan ng kanilang store, Duda La Pizza. Yan. So yan yung mga ino-offer nila. And diba sabi ko sa inyo mga kablabs, ay hindi sila nag-offer dito ng hindi kosher. Happy.